Hello guys! Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-change ng password sa PLDT, Home Fiber, at ang SSID nito. So, first thing po na gagawin natin, mag-open tayo ng kahit anong browser sa ating desktop or laptop like Google Chrome or Mozilla. And then, i-type po natin ang 192.168.1.1 sa ating browser. Ganyan po ang lalabas. Your connection is not private. Pero okay lang po yun. Yung may kulay blue dun sa baba, nakalagay dyan back to safety, at yung nasa other side is advanced. So, i-click po natin yung advanced. So, ang lalabas guys ay ganyan ang nakasulat. This server could not prove that 192.168.1.1 is not trusted by your computer's operating system. So, i-click lang natin yung proceed anyway. So, pagka-click natin yan guys, lalabas na yung admin login ng PLDT. Ang default password at username ng PLDT ay username admin, at yung password ay 1234. So, mag-login na tayo guys using yung default username at default password. Pagka-login natin guys, ganyan na yung lalabas. So, pwede na tayong mag-configure. So, ilagay na natin yung mga password at username na gusto natin. Pero, mas maganda yung mga gagamiting password ay yung may uppercase, lowercase, tapos yung may number para mas secured. So, dalawa yung madedetect natin na wifi guys, yung 2.4 at yung 5G. Ganyan talaga pag mga fiber connection. So, yung password na gagamitin natin, I suggest ay magkapareho na lang guys para madali nating matandaan at hindi natin makalimutan. So, ayan guys, ilagay na ninyo yung madali ninyong tandaan na username at yung madali din ninyong tandaan na password pero secured. So, yung admin dyan guys, yan yung gagamitin nyong login kapag pumapasok kayo sa site ng PLDT. So, dapat hindi ninyo yan makalimutan. Kasi kapag nakalimutan yun guys, hindi kayo makaka-configure ulit ng inyong password unless i-reset nyo na yung router. So, kapag okay na yung pag-configure ng password at username, lalabas na yung access successful. So, ibig sabihin, napalitan na natin ang ating mga password at username. So, ganyan lang guys. Napakadali lang. Kapag iisipin kasi parang ang hirap, pero pag sinundan mo step by step, ay magagawa mo rin. So, medyo malabo nga lang yung mga screenshots ko kasi sa laptop ko siya in screenshot, pero sana naintindihan nyo. At don't forget to subscribe guys, yung mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, at pakiclick na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Thank you very much and God bless us all. Stay safe.